Nagsuspend din ang afternoon classes sa lungsod ng Maynila mula preschool hanggang high school. Public at private schools po yan. Ayon po yan kay Rick De Guzman, ang chief of staff po ni Mayor Alfredo Lim. Malakas din kasi ang ulan doon. At kaugnay nito, may news to go si Julius Segovia. Julius? Yes, Cara. Sa mga oras na ito, wala pa rin niyang patid yung buhos ng ulan sa lungsod ng Maynila. Kaya halos mag-zero visibility na rin. Madilim din ang kalangitan sa bahagi nga ng Rojas Boulevard. Hindi naman kalakasan yung alon, pero panay pa rin yung hampas nito sa mga seawall. Dahil sa matinding buhos ng ulan, Cara, bahagyang nagsikip ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad. Perwiso rin, Cara, ang ulan sa mga estudyante, lalo pat kapapasok nga lang ng balita na ngayon pa lang nagsuspend ng klase ang lokal na pamplaan ng Maynila. Inuulit lang natin na suspendido ang klase sa lahat ng antas mula preschool hanggang high school, both sa public at private schools dito sa lungsod ng Maynila. Ito yung afternoon classes, Cara. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Julius Segovia, GMA News. Yes, Julius. Ang pirmeng nagbabaha dyan sa Maynila ay yung area ng Espanya, lalo na yung dun sa may tapat ng UST. Kumusta yung sitwasyon doon? Actually, Cara, sa mga oras na ito, nandito tayo nga dito sa may Espanya area dahil gusto rin nga natin ikutan dahil ng mga nakakaraang linggo, lalo nga pag bumubuhos yung malakas ng ulan, ito yung pirmeng binabaha. Pero correct, sa mga oras na ito, Cara, ay maayos pa naman yung area. Yun nga lang, medyo nandun pa rin yung pag-skip ng daloy ng trapiko, lalo pa nga't nag-anunsyo na ng suspension ng klase itong lokal na pamahalaan. Kaya yung ilan sa mga estudyante na nakapasok na para dun sa kanilang afternoon classes, nahihirapan ngayon maghanapan ng kanilang mga sasakyan para makauwi naman sa kanilang mga bahay, Kara. Maraming salamat, Julius Segovia.